Dahil sa kakulangan umano ng aksyon at programa ng pamahalaan para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, ilan sa kanila at kanilang mga kaanak ang nagprotesta sa DSWD. May ulat on the spot si Jamie Santos. Jamie. Rafi, sumugod nga yung ilang kaanak at biktima ng Bagyong Yolanda sa tanggapan ng DSWD sa Quezon City. Galit na tanong nila, ano ba talaga ang plano ng gobyerno para sa kanila? Ilan daw kasi sa hiling nila tulad ng immediate relief at subsidy sa agrikultura ang hindi ibinibigay sa kanila. Sagot daw ng DSWD, walang pondo ang gobyerno para rito. Eh ang dami-dami raw tulong at donasyon mula sa iba't ibang ahensya at ibang bansa, nasa na raw ang mga ito. Walong buwan na raw kasi ang nakalilipas matapos silang hagupitin ng trahedya, pero hanggang ngayon daw, wala silang matinong tirahan na trabaho. Marami na rin daw nagkakasakit at namamatay sa mga tent city. Balita nga raw nila, ilan na ang tinatamaan ng depresyon. Kulang daw kasi ang assistance na ibinibigay sa kanila, lalo na sa pangkalusugan maging sa rasyon ng malinis na tubig. Ngayon daw na tag-ulan na naman, marami nang nababahala sa kanila. Hindi raw alam ng ilan sa kanila mga kababayan kung ano ang mangyayari sa kanila, lalo na't maninipis na tela lamang ang kanilang silungan. Hinarap naman ni DSWD Asec Vilma Cabrera ang mga nagpiket sa kanilang tanggapan. Tunggol nito, di nagpapabaya ang DSWD. Tuloy-tuloy nga raw ang mga tulong at programa nila sa mga biktima ng Yolanda. Pero ilan sa mga relista, hindi ito pinapaniwalaan. Mula sa DSWD, naglakad ang grupo patungo rito sa Sandigan Bayan. Dito naman nila pinagpatuloy ang kanilang programa. Dapat daw, lahat ng sakot sa pagnanakaw ng pondo ng bayan, managot dahil daw silang maralita ang lalong naghihirap. Marami pa rin daw sa biktima ng Bagyong Yolanda ang di nakakatanggap ng sapat na tulong. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jamie Santos.